Tapos, bye guys! Guys, dito na kami, nakapag-check-in na kami guys, and then andito na yung boarding pass. So, anong oras kaya ano namin? Boarding time is 9:45. Tapos yung flight kasi namin guys is 10:15. Kaya yung oras of flight. So, ayan. Thorman is... Thorman, are you excited, Thor? Thorman! Thor! Thorman! Uy! Playing with his toys. Yeah, and then meron siyang baon. Paano yan? May nasubran sa isa. Nakatulog. Andito na kami guys. Andito kami guys sa sa condo ng tita ko. Dito na kami magstay kasi malapit tong condo na to ay malapit sa embassy. Malapit siya sa US Embassy. So dito na kami mag-stay.
Ito na, hindi naman ako. Ayan. Peninsula. Ano ito? Peninsula Garden. Sa second floor sila. Kita ko. Ayan. Ito yung ano nila. Wala pa kasi, ano guys, kasi hindi pa sila nakatira dito eh. Wala pa nakatira dito pag may pupunta lang na may nila dito. And stay. Tapos, ito yung, ayan, yung dining nila. Ayan, wala. Maano pa dyan. Magulo. Tapos, ayan yung, tawag na, ayan, may sirena. Ganyan lang dito, may shower doon, tapos dito. Ayan. And then, balik kayo kayo sa room. Balik kayo kayo sa room. Dito. Eto maganda yung room na to guys. Kasi meron siya, ano, ma-open mo tong door dito. Ayan. Ayan, sige, tapos nakita ko sa'yo. Ayan. Alam mo yun, ang... Nasa second floor, sorry, nasa second floor kami guys. Tapos ayan, hanggang ilang floor yan siya? 20. Ayan, ganyan siya guys. So, tandaan nyo lang yung name. Sa isang name. May mga name yung mga building. Para pag mabilis kang, ano, mabilis mo siyang, ano tawag mo? Map. Okay, tapos. Sige, oh. Ayan, hi! Tapos, dito tayo guys, ano, sa kanilang room. Ito naman, medyo maano pa ha, magulong kasi kakarating lang namin eh. Ayan, ito naman yung parang master's bedroom. Pero hindi siya na-open dyan. So, ganito lang. May double door dito. So, maraming makakatulog. So, dito kami guys for one night. Tapos bukas na yung interview ni Thor. Yes. Ano? Thor, si Thor, kunin mo. Thor, ano? Ready ka na sa interview mo bukas, Thor? Ha? Ready ka na? Malapit na doon sa embassy guys. Malapit lang itong ano na to, yung consul. So, ayan! Say hi! 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 Hi. Okay. Bye! First, bus ride. Thank you.
So, welcome back to another vlog and you are watching Thor Chandler's channel. Ano ba yun? Supply ko. Okay. Hi, guys! Hi, guys! Okay, so, welcome to another vlog and you are watching Thor Chandler's channel. So, ayun, dito ka muna na. Here you go. Hi, guys! Hi, guys! Okay. So, ayun, guys, welcome to another vlog and you are watching Thor Chandler's channel. So, ayun, guys, ikwento ko lang sa inyo ngayon, guys, yung nangyari talaga doon sa mismong appointment namin sa US Embassy. That was last April 12, Friday. So, ayan, hindi na ako nakapag-vlog, guys, gawa ng sobrang nabisi kami. And, na-late kami ng gising, guys. Imbis na, na malapit na nga kami sana doon sa embassy. Kasi yung kung saan kami nag-stay doon sa condo ng tita ko, malapit na yung sa embassy sana, guys. Yun nga lang. Na-late kami ng gising siguro dahil sa sobrang pagod din sa biyahe. So, ayun. Hindi na ako nakapag-vlog. And besides, hindi rin naman tayo makapag-film, guys, sa loob mismo ng embassy kasi nga bawal yung mga gadgets doon. So, anyways, ikwento ko na lang sa inyo. Okay, so, yun, guys. Nakarating kami ng embassy, 7 o'clock. Mga 7:10 na ata yun. And then, yung appointment talaga namin, guys, is 7:45, diba? So, anyways, doon pa lang, ang dami niya nakapila. Pero, mismong nung dumating kami, ang nakapila na doon is yung 7 o'clock na appointment. 7 o'clock ata or 7:15, parang ganun ang sinundan namin na appointment. So, sila na bali yung papasok nung time na yon. So, kami na yung sunod. So, parang tama lang talaga yung dating namin. Ayun, so okay lang. And then, pagpasok na doon, guys. So, after a while, kami naman na ang nakapasok na. And then, doon sa mismong gate, guys, meron lang silang, ang iti-check lang is yung name ng baby. So, itatanong lang sa inyo yung name ng baby, tapos doon na nakasulat na yung name. Pag okay na, pag nandun naman yung name ng baby nyo, pasok na kayo doon sa mismong gate nila. Papasok na ng embassy. Okay, so pagpasok doon, guys, ay iti-check yung mga bags. Ayun, dadaan dun sa parang machine nila na ganyan. Tapos, sasiguraduhin lang nila, guys, na wala makapasok talaga ng mga gadgets. At saka kung may gadgets ka man doon na dala, ay iiwan mo dun sa kanila. Tsaka at pagkain bawal din. Tapos ibigyan ka lang nila ng number doon sa iniwan mong mga stock. And then, sa paglabas mo dun sa room na yun, guys, ay yun na yung waiting area. So, dun ka mag-aantay na tawagin kung pwede na pumasok dun sa mismong loob talaga ng building na ng US Embassy. So, ayan, una naman kami tinawag. Siguro nag-aantay lang kami ng mga 10 minutes. Tapos tinawag na din kami. So, pasok na din kami doon sa loob ng embassy. And then, again, iti-check na naman nila yung mga bags. Talagang isa-isahin na nila ng tingin doon yung mga bags na dala nyo. And then, yun, pasok na kayo. And then, kami kasi sa CRB and US Passport application terms kami nagpunta sa second floor. Bali papasa, guys, ang ating mga documents. So, may mga windows sila doon and then you just have to wait. Tatawagin yung name ng baby. Tapos, ayan, punta ka na doon sa window kung saan ka tinawag and then pasa nyo lang, guys, yung mga documents ni baby. So, ganyan. And then, may mga konting tatanungan lang din sila about dun sa documents at saka about dun sa pagbubuntis ko and then about din sa relationship namin. Pagkatapos naman, guys, ay pinapunta ko sa cashier para magbayad doon sa CRBA at saka doon sa US Passport Payments. And then, nasa 11,000 plus at ang binayad ko nun, guys. So, dun, sa dalawa na yun, ha? Dalawang ano na yun. CRBA at saka US Passport na siya. And then, after that, tumalik ako dun sa kanya. And then, pinabayad naman niya ako dun sa R21, which is tapat lang din ng window. Andun lang yung R21 courier. Yun ang maghahatid ng mga documents sa mailing address na binigay mo sa kanila. Okay, tapos sinabi sa akin ng R21 na hindi daw sabay yung pag-deliver ng CRBA at saka yung US Passport. So, mauna daw yung CRBA and yung US Passport. So, balik tayo dalawang receipt ang binigay nila sa akin. Nagbayad ako, guys, ng mga 240 sa Cagayan de Oro, ang mailing address ko. So, ganun, guys, so, bumalik na naman ako doon sa window na kung saan ako nagbibigay ng mga documents. So, okay, doon naman sa window, guys. Balik doon sa window, no? Yun, chinek na na ulit yung mga documents ko. And then, may mga questions lang siya, like, about sa pagbubuntis ko. And then, sa fiancé ko. And then, basta may mga konting, may mga konting questions lang siya. And then, after that, sinabi niya sa akin na antay ko lang yung name ni baby na tawagin doon na sa consul, sa interview niya ng consul. Sa consul, talagang papasok ka sa room, andun sa loob yung consul para sa interview mo. So, parang talagang one-on-one kayo doon. And then, so yun, guys, ang problema lang kasi, guys, itong si Thorman ay naglalaro pa. Kasi meron silang parang playground sa mga bata. Naglalaro pa. So, while waiting, pinapalaro ko muna siya doon. But the problem is, ayaw na niyang umalis doon sa playground na yun. Okay, so yun, guys. Nagwala si Thor. It's not because hindi siya na-approve, but it's because gusto niyang lumabas uli at gusto niyang maglaro.
So, yun ang totoo. Diba, Thor? Yun ang totoo, Thor. Magsabi ka. Yun ang totoo, diba? Hi, guys! So, ang ginawa ng Consul, guys, is pinicture na lang niya si Thor. Siguro para may proof siya na may personal appearance talaga si Thor doon. And then, pinalabas na sila ng nanay ko. Excuse me. Pinalabas na sila ng nanay ko. Okay, so yun guys, doon na nag-start yung interview sa akin. So, yun, ako din naman pala yung interview, no? And then, yun, may mga tanong lang sila sa akin tungkol sa, tungkol sa relasyon namin ni Chris bago pa si Thor na buo. Yung ganoon. Tapos may mga tanong din sila about sa documents and all. So, ganyan lang. Okay, tapos sinabi niya ng consul na, congratulations, Thorman is now a U.S. citizen, blah, 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 ganyan. And then, ang sinabi na, aantin ko na lang daw 4 to 6 weeks na darating yung kanyang mga documents. Okay, so, yun na guys. Basta siguro, basta kompleto lang naman talaga ang documents. Okay na yun. Tapos may mga, syempre may mga itatanong lang sa iyo. And then, that's it na. So, update ko lang kayo sa susunod na video namin kung ilang days tingnan natin bago ma-deliver yung mga documents ni Thor. Okay. Okay, so guys, hanggang dito na lang yung vlog na to. So don't forget to leave a thumbs up kung nagustuhan niyo ang video na to. And then, leave a comment of course down below. And please don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. So, thank you again for watching guys. Bye! Ay, so sweet. I love you now. Mommy, open the door. Open the door. Nag-film ako eh. Okay, wait lang guys ha.